Mapagpalang araw po sa ating mga kaalas. Andito po muli ang inyong lingkod na si Kuya Atty. Surado upang magbigay na naman po ng talakayin patungkol po sa batas sa Article 132 sa ilalim po ng Revised Penal Code na may pinamagatang Interruptions of Religious Worship. So pag tinagalog po natin ito ay pagkagambala ng mga sagradong pagpupulong po. Talakayin po natin. Magbibigay po ako ng isang halimbawa para po mas ikakalinaw po natin ang ating batas po na tinatalakay. Halimbawa po, mayroon pong isang pulis na mayroon pong hawak-hawak na warrant of arrest. Ito po ay patukoy po, halimbawa lang po ha, sa isang pinuno ng isang simbahan. Ngayon po, habang nagdaraos po ng kanilang sagradong pagpupulong, hindi po nakatiis ang pulis na may hawak ng warrant at gusto niya na po itong ipatupad. Ang ginawa po ng pulis na ito ay pinuntahan niya po ang pinuno na nagsasagawa po ng sagradong pagpupulong at inaresto niya po ito. Ang tanong, ito po ah, may warrant siyang hawak. Ang tanong po natin ngayon, na nalabag po kaya niya ang batas patungkol po sa interruption of religious worship? Ano po kaya sa tingin niyo ang sagot? Ang sagot po natin dyan ay nalabag po niya. Bakit kamo? Kahit po na siya ay may sapat na basihan upang arestuhin ang isang pinuno o taong nagsasagawa ng sagradong pagpupulong, ay marapat na lamang niyang hinintay itong matapos. Okay? Dahil sa kanyang kinilos, kahit ito ay may warrant, may karapatan din po. At sinabi po ng malinaw sa batas na ang pagkagambala ng sagradong pagpupulong ay isang krimen. Okay? Ngayon, bakit po kaya masyadong mahigpit ang ating batas dito patungkol po sa ating tinatalakay na Article 132 ng Revised Penal Code? Dahil po ang interruption of religious worship ay protektado po ng ating 1987 Philippine Constitution o yung tinatawag po nating Bill of Rights na kung saan ito po ay mayroong freedom of religion. Kaya po mahigpit tayo dyan dahil kamo ang Bill of Rights ay mga batas na kung saan nililimitahan ang kapangyarihan ng ating pamahalaan laban po sa ating mga karapatan po. Naway nakabulatan po at nakapulutan ng aral ang ating maigling talakayin po patungkol po sa tinatalakay nating batas. Dugtungan na po natin ang talakayin po natin patungkol naman po sa offending religious feelings na kung saan ito ay nasa ilalim ng Article 133 ng Revised Penal Code. Ano naman po ang patungkol sa batas na ito? Magbibigay po ako ng halimbawa para mas maintindihan po natin. Halimbawa po ay nagkakaroon po o nagsasagawa po ng pagmimisa ang isang simbahan. Okay? Ngayon po, meron po mga grupo ng mga kabataang lalaki at babae na kung saan nasa likod po ng mga tao ay meron po silang mga placards na kung saan ay meron mga hubot-hubad na lalaki at babae, larawan. Ngayon, ang nakakapuna lang nito syempre ay yung mga nasa harapan po ng simbahan o yung mga nakatingin sa likod kagaya ng mga pari o kaya ng mga pastor o mga ministro at yung mga kasamahan nila. Okay, ang tanong, nalabag po kaya ng mga kabataang babae at lalaki ang batas na ito patungkol po sa offending religious feelings? Ano po sa tingin ninyo? Ang sagot po dyan ay hindi. Totoo na nakakasakit ng damdamin o kalooban ang mga gawang placards o yung mga larawan po para po sa ating pong mga pinuno o leader. Pero ang batas na po ito kasi ay patukoy po, particular po, sa kung anong mga paniniwalang na ayon po sa relihiyon. Halimbawa po ay yung pagkain ng ostya. Halimbawa po o yung pag-inom ng juice o ng wine. Doon po nakatukoy o nakatuon ang mga gawang pangbabastos po. Halimbawa naman po ay yung pagpipila po at pag-akyat po sa entablado ay isa po sa mga parte ng mga sagradong mga paniniwala. Doon po nakatuon ang mga pangbabastos. Ito pong ating tinatalakay na batas, doon po ito nalalabag. Naway nakapulutan po ng aral ang pagtatalakay po natin sa dalawang batas na ating tinatahak po. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Mabuhay pong Pilipino, mabuhay pong Pilipinas, at God bless us all po sa ating lahat.